So guys, ito yung kaninang ating hinarvest. So for this video, ituturo natin sa inyo, ituturo ko sa inyo kung paano ang proseso ng pagpapahinog ng mangga na walang gamit ng kalburo. Papahinugin natin sa natural lamang na paraan. So ito, tubig, nilagyan natin ng tubig. So ang kinalabasan, maligamgam na siya. Maligamgam na ng tubig at huhugasan ng matanggal itong dagta. Kasi ang dagta ay siya yung dahilan ng pagkasira ng ating mangga na ating pahinugin. So, make sure na pag nahimas mo itong mangga, na wala na yung dulas, ang ganyang dagta, ay wala na. So, ibig sabihin, pag di na madulas, wala na dagta. So, yun na yun. No. Then, pagkatapos nito, is balot-balot na agad. So, meron tayong mga dalawang box, dalawang tray, punong-puno. So, ito yung ating papahinugin. So, hugas lang muna. Pagkatapos nahugasan, pinupurasan na ni Mrs. at ito, tayo naman ay magbabalot. Isa-isa ating babalotin. So, gaya ng nasabi ko kanina, ito yung paraan na kung saan ay natural na paraan ng pagpahinog ng mangga. So, so ito nga pala guys, para sa kaalaman ng lahat, ito ay 103 days simula nung in-induce natin ang mangga, nung inisprehan natin. So bago na harvest ay 103 days. So tama yung gulang. So check ito, pag ito'y nahinog ay matamis, sobrang matamis. At pag nahinog na, i-update ko rin kayo. Nasa gamit ay magkaroon kayo ng mga idea kung sakaling may balak kayong magkaroon, magmamangga. Ito naman ho ay mga natutunan lang din natin. Pero hindi ito pambinta, pangkain lang to. Dahil ano to eh, trial eh. Pero pwede na pambinta, malalaki eh. So, ito ay hindi ko rin binalot sa puno. Sadyang nakatiwangwang lang. Hindi na rin siya, yung iba, nakita natin sa mga video, sa mga vlogs, eh, binabalot. Ito kami hindi na. Dahil, wala, testing lang naman to. So far, medyo may nabuo naman. Kaya lamang, yung iba ay nalalaglag dahil inaatake ng mga insekto. Yun. Kaya sayang, sa sunod, pag ako nagpapabunga ulit, ay kailangan na namin balutin isa-isa. Doon pa lang sa puno, ay babalutin na. Yun ang pinakamagandang paraan. Kaya ito, medyo kukunti lang yung harvest natin. So, mahigit isang basket. Malaki basket din yan. Lagayan ng labahan. Pero marami rin eh. Kulang-kulang mga 30 kilos ito guys. Meron tayong tatlong puno. Dalawang puno lang pala ito. Ang kinuhanan. Hindi na rin masama. Pag ito ay nahinog na, hindi na tayo bibili sa palengke. So, kain tayo to the max.
sawa-sawa tayo pagkain ito. Gagawa tayo ng ano, mango float, kung ano-ano. Kung ano pang mga pwedeng gawin natin dito. At ito guys, na naibalot natin lahat, ayan, tapos na, no, tapos na yan. Ito naman yung pangalawa. So, isisild pa rin natin sa pamagitan ng pagbalot. Sa kapon. Ito yung tatlo ba? Kasi isang karto ito. So, yun lang. Nagawa ulit tayo ng video kung pagdating ng 5 to 6 days pag ito na hinog na, i-update ko lang kayo. At para makita natin ang may resulta. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood at sa pag-subscribe sa ating video. Naway may natutunan kayo. And yun, once again, maraming salamat at God bless everyone. Bye-bye!